trying to fix what's broken. And you've been out there all night, somewhere else probably hurting me more, yeah. Paano natin na-aresto si Looney at yung mga kasama niya? Yes, almost 1 month na namin sinusubaybayan lahat ng mga kids niya. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Actually, malapit ito
sa kanya, kay Loonie, no? Itong si Marlon. So from there, nakuha namin yung informasyon at doon kami nagsimula ng mga kung ano yung mga susunod na gagawin. Then na continuous na binibigyan kami ng mga informasyon kung saan yung mga susunod na gig niya, kung sila yung makasama niya, kung ano yung mga sakyan niya, at kung ano yung sistema nila. So infinite lahat sa amin yan. Then comes nung bago magkatapusan ng August, nagkaroon siya ng gig dito sa Makati at pinuntahan ito. Pinuntahan ng mga operatiba natin. Yun na yung mga karoon ng contact sa kanya. So na-confirm at na-validate ng mga ating operatiba ng STEO yung kanyang mga activities. But during that time kasi, hindi pa prepared yung STEO. So hindi pa namin na nakukuha lahat ng impormasyon na makuha namin para isagawa ng isang buybust. Noong September 7, nagkaroon ulit siya ng isang gig dito sa Makati, no? Hindi namin siya subaybayan dahil biglaan na pinigay sa amin yung informasyon at hindi kami nakapag-prepare. Ngayon, meron siyang activity dito ulit sa Makati. Kung makikita nyo, puro Makati ang ano, dahil tumutugma ito sa lahat ng informasyon na pinigay ng ating informant na karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati. At isinasabay niya yung kanyang pag-distribute ng mga ganitong klaseng kontraband, itong kush na ito, itong high-grade marijuana na ito. So, ikinasaan namin itong buybust operation at pag nagkasunduan, meron silang usapan. May makikita nyo mamaya sa mga usapan sa cellphones at saka ano, na pinag-prepare kami ng 100,000 na halaga dahil yun ang kapalit ng kanilang bibigay na marijuana na kush. So, dumating yung oras, dito ang usapan, dito sa building na ito, at yun nga, isinagawa itong buybust operation para magkaliwaan lang. Then from there, dahil alam na namin lahat ng mga information kung ano yung style nila, ano yung sistema nila, so we were, sinigurado namin na may daladala siya bago namin inabot yung pera. At yung nga, yung kaliwaan ay sinagawa ng kagad itong pag-uuri sa kanila. Bali, during gig ba ang bentahan o bago mag-gig? Paano ba, sir? Merong kami mga information na isinasabay ito. So, ginagit either before or during or after. Itong nangyari ito before the activity na sasagawa niya dito sa Makati. Kasi dumating sila, nag-park sila dito, ito yung kanyang sakyan, yung Subaru na kulay red. At from there, lumabas sila, dumating niya ating operatiba na mga postal buyer at nagkaliwaan itong ano. Ito yung ating mga hinanda na buybust money, yung iba dyan, budel money. At ito yung mga nakuha natin sa kanya. Ito yung sistema niya, no? Nilagay niya itong mga item dito sa loob. Mga nakaganda. So, isiniksik niya itong 15 sachets na ito. Itong mga 15 keybags na ito ng mga push dito sa maliit na kahon. At yung kahon na ito, nakatakit at binalot na parang regalo. So, nung inabot itong pera, at inabot na rin itong pera. Hello? More than a month, almost siguro, mga almost a month na lang yung silver. Kompleto kami sa mga impormasyon at very reliable yung ating pinagbigay dahil kasamahan nila yung nagbigay sa amin. Nanlaban pa raw, sir? Nanlaban pa raw? Isa sa kanila ay nanlaban itong nagsuntukan, ipagsuntukan, no? Yung usual buyer. Then nung sinabing dumapa, na pinapadapa sila, siguro hindi nila akalain na ang transaction nila ay isang pulis. Bigla sila, nasuntok niya yung ating pulis. Isasama na rin natin ito sa kakasin natin sa kapatid. Okay. Yes, nakakasama ng loob dahil personally kilala ko yung tao. Maraming nag-idol sa kanya. Meaning, madali siya makahikayat sa mga nag-idolize sa kanya dahil sa sikat siya. At talagang napanood ko itong mga ibang at narinig ko itong mga kanta niya ay talagang magaganda ang ano. Yun nga lang ay nagamit na sa ibang kanta. Kaya hindi natin alam na meron pala siyang mga activities na bago.
sa mga artist na katulad niya, sir, anong pinagbibigay? Meron naman tayo mga listahan sa kanila. So, sinusubaybayan din sila. Kumukuha lang tayo ng timing para magawan din natin ng action, tamang action para sa lahat. Tama lang ito para hindi na, lalo na dito, kasi karamihan ng gig ni Loonie ay nang ginagawa dito sa Maranao.